Sa panahon ngayon, medyo nakakatakot nang bumili ng pagkain sa labas dahil po sa dami ng nilalagay nilang spray, mga chemicals, abono, mga pesticide. Minsan ay mapapaisip ka kung safe pa ba nakainin ang iyong mga binibiling pagkain. Kasi alam naman po ninyo na ang mga chemicals na ito ay nakakapagdulot din ng sakit at karamdaman sa ating katawan sa katagalan. Kaya kung nagtatanim po tayo ng sarili nating produce, ay sigurado tayo, lalo kung organic way ang pagtatanim natin, na hindi tayo nakakakain ng mga harmful chemicals na inilalagay sa ating mga gulay at prutas. Hi, ako po si Grace Gorobao, isang registered nurse at cancer survivor. Ang video na ito ay tungkol po sa rason kung bakit ako ay nag-garden. Simula nung mag-pandemic ay lalong sumikat ang gardening. Ang dami-daming tao na nahilig magtanim. Lumabas din yung mga plantito at plantita. Nag-boom yung business ng mga garden center. Dahil curfew, walang mapuntahan yung mga tao. Kaya naman napaglibangan nila ang pagtatanim. Natakot din yung karamihan dahil nga sa mga balibalita ng food shortages. Natakot sila na baka magkaubusan ng pagkain, kaya mas minabuti siguro nila na magtanim ng sarili nilang pagkain. Ako naman po, dati pa ay mahilig na akong magtanim. Ngayon nga kung iniisip ko, siguro kung hindi ako nag-nursing, ay kukuha ako ng agriculture or any related course na tungkol sa pagtatanim. Nung bagong dating po ako dito sa Canada, ay nagko-collect na ako ng mga indoor plants. Maganda po kasi na mayroon kang indoor plants kasi nalilinis nila yung hangin mo sa loob ng bahay. 2 years ago, nadiskubre ko na mayroon pala ditong tinatawag na community garden. Ito po ay bakanting lupa na pinaparentahan ng City Hall para sa mga tao na gustong mag-gardening. Ang City Hall na po ang naglilinis ng lupa at sila na yung nagbubuldozer o nag-aararo ng lupa. At ito po ay ready na para sa mga tao na magrerenta at magtatanim sa lupang iyon. Ang presyo po ng pagrerenta ay depende sa laki ng size ng lupa na kukunin mo. Merong small, medium at large. At ito po ay sa whole season na ng summer o kaya ng planting season. Dito po sa Canada ay nagwi-winter. So limited lang po ang farming season dito tuwing summer. Nang madiscover ko po yun ay natuwa ako kasi nga mahilig akong magtanim at saka naghahanap rin ako ng bagay na mapaglilibangan naming pamilya. Kaya hindi ako nagdalawang isip na nagrenta ng lupa doon sa community garden. Nagrenta po ako ng lupa kasi unang-una ay gusto kong ma-introduce sa mga anak ko ang kahalagahan at ang kasiyahan ng pagtatanim. Sa panahon po kasi ngayon, maraming kabataan na ang hindi nakaka-appreciate at hindi nakakaalam kung saan ba nanggagaling ang pagkain kinakain nila. Ito po ay isang way din ng bonding naming pagpapamilya na imbis na dadalhin ko sila sa mga ride parks, imbis na dadalhin ko sila sa mall, ay mas maganda na mag-bonding kami na nagtatanim at the same time kasi marami na pong pag-aaral ang ginawa na mas maganda ang epekto ng nakakakita ka ng nature scenery o kaya nag-garden ka. Tapos yung nanay ko naman po ay kasama ko dito sa Canada. Tinutulungan niya akong mag-alaga sa mga anak ko para makapagtrabaho ako. At isang magandang paraan para mabawasan yung kanyang boredom at yung kanyang kalungkutan. Mahilig pong magtanim ang nanay ko din dyan sa Pilipinas. Lumalabas nga siya lagi sa bahay, pumupunta sa bukid para kumuha ng panggatong at bisitahin yung kanyang mga taniman. Hobby po namin pareho ni nanay ang pagtatanim. Isa din po itong magandang paraan para makatipid dahil alam nyo naman po na simula nung nag-pandemic ay nagmahalan na lahat ng bilihin. Bago po ako pumasok sa trabaho ay pumupunta kami doon sa aming garden para alagaan yung aming mga tanim. Kasama yung mga anak ko habang naglalaro sila ay nag-garden naman kami ni nanay. Minsan nga ay tumutulong na rin yung mga anak ko halimbawa sa pagbubunot ng damo at natutuwa naman sila sa kanilang ginagawa. Nagpo-provide naman ng tubig yung City Hall, pero limited lang yung amount ng tubig kaya nagdadala pa rin naman kami ng aming supply. Kami din po ang magdadala ng aming mga itatanim at kami ang bahala kung gusto naming lagyan ng bakod yung aming garden site. Ang pag-garden po ay hindi rin naman ganun kadali. Siyempre, mahirap pa rin na trabaho, kailangan ng tiyaga at dedication, at kailangan mo ng oras na gugugulin para sa pagtatanim at sa pag-aalaga ng iyong mga halaman. Pero ito naman po ay napaka-fulfilling kasi sa oras na nag-harvest ka na ay masaya lalo na kung kinakain mo na yung sarili mong mga tanim. Naalala ko pa noon ang saya-saya ng mga anak ko habang sila ay nagbubunot ng carrots, nag-harvest ng aming corn at binubunot yung ricado na aming mga tanim.
Grabe yung tuwa nila at makikita mo sa kanila at makikita mo sa expression nila yung amazement at happiness dahil hinaharvest na nila yung tanim na kanilang pinagpaguran. Nakakapamigay din kami ng aming mga extra produce sa aming mga kaibigan at nakakasalamuha at nakakakilala din kami ng mga bagong tao na kapwa namin farmer. Marami na pong ginawang pag-aaral sa iba't ibang bansa tulad ng Japan, Korea, Netherlands at Norway kung ano ba ang magandang benepisyo ng pag-garden sa ating katawan. At napag-alaman na ito nga ay magandang nakakatulong para mapanatili ang ating kalusugan at maiwasan ang pagiging makakalimutin natin o ang pagkakaroon ng memory loss. Sa Japan po ay napag-aralan na ang pagtitingin-tingin pa lang ng mga halaman o ang pag-garden o kahit ang simpleng pagtingin sa mga litrato ng halaman ay nakakatulong upang mabago ang EEG result. Ito po ay nakakatulong din para mabawasan ang stress, ang takot at ang kalungkutan ng isang tao. Ito ay nakakapagpababa din sa blood pressure, sa pulse rate at nakakatulong sa muscle tension. At ang gardening po ay matagal nang pinaniniwalaan ng mga Japanese na nakakatulong para sa pagpapahaba ng buhay. Karamihan sa mga bahay ng Japanese ay mayroong tinatawag na tsubo niwa o maliit na garden sa loob ng kanilang bahay. Sa Japan po, matatagpuan ang isa sa mga blue zone at dito nakatira ang mga tao na may mahahabang buhay at isa ang gardening sa mga regular na ginagawa ng mga taong ito bilang kanilang exercise. Sa ibang pag-aaral naman po na ikinumpara ang paglalakad sa mall at ang paglalakad sa mga garden ay napag-alamang mas mataas ang mental health improvement ng mga tao na naglalakad sa garden kumpara sa mga tao na naglalakad sa mall. Ang mga tao po na naglalakad sa mall ay nagre-report sila ng mas worse na mental health. Relax sila kung naglalakad sila sa mga garden or landscape areas. Nga naman, pagdating sa mall, marami kang mga makikitang bagay na gusto mong bilihin na kadalasan ay hindi mo mabili at ito ay nagiging dahilan ng unsatisfaction mo or unhappiness sa buhay. Sa iba namang pag-aaral sa mga hospital, ang mga pasyente po na naglalaan ng oras para maglakad-lakad sa mga indoor gardens o sa mga green spaces o kahit yung mga tao na tumitingin sa mga landscape images o mga garden images ay nag-report na mas bumababa ang kanilang pain, mas nababawasan ang kanilang stress, at mas napapaaga ang uwi nila o napapaikli ang pagstay sa hospital kumpara doon sa mga pasyente na hindi nag-spend ng time sa mga green spaces o tumitingin lang sa mga abstract images. Ang founder nga po pala ng modern nursing na si Florence Nightingale ay sinusuport niya din ang therapeutic gardening. Sa mga mental hospital naman, napag-alaman na ang mga pasyente ay mas mataas ang chance na i-vandalize ang mga abstract images kumpara kung ang mga paintings or images na nakikita nila ay mga landscape sceneries. Sa ibang dementia facility naman ay napag-aralan na ang ibang mga kliyente doon matapos silang ma-expose sa stressful event ay mas nagre-report ng mataas na mental health improvement kung sila ay nag-garden kumpara kung sila ay nagbabasa lang ng libro. Sadyang marami nga pong benepisyo ang pag-garden sa ating katawan, lalong-lalo na sa ating kalusugan at sa ating isipan. Ang pag-garden po ay isang form of exercise. Sa pamamagitan nito ay napapanatiling malakas ang ating katawan at nakakatulong pala ito para maiwasan natin ang mga sakit tulad ng dementia, psoriasis at ibang klase ng cancer. Dahil kung nasa labas ka nga naman at nag-garden, ay nakakakuha ka ng direct na vitamin D galing sa sikat ng araw at naiihersisyo ang iyong katawan tulad kung ikaw ay nag-gym at nakakakuha ka pa ng preskong hangin. Kung hindi pa po ninyo napanood ang aking video tungkol sa 8 benepisyo sa ating katawan ng gardening, ay panoorin nyo na rin po. Ang link po ay nandito sa baba. Kung may natutunan po kayo sa video na ito, ay isubscribe nyo na rin po ang aking YouTube channel na Practically Grace at ifollow nyo na rin po ako sa aking Facebook page na Practically Grace. I-click nyo na rin po ang notification bell nang kayo po ay updated kung ako ay may bagong video. Maraming salamat po sa panonood at lagi niyong tandaan na prevention is better than cure. Mas mabuti na pong maagapan at mapigilan ang isang bagay o ang isang sakit bago pa ito lumala kasi minsan mahirap na pong humanap ng gamot nito o kaya ay wala na itong gamot. Hanggang sa susunod po, see you!